Good morning, grade 2 class. Welcome to our recorded video for today. So, since walang pasok, gusto ko sana magbigay pa rin ng extra activity para hindi tayo malilate sa lessons natin. So, I want you to get your rainbows in English and turn it to page 136 for the second week of our second quarter entitled Fly High. And for today, makikinig kayo sa isang story na pinamagatang Damien and his toys. So, kunin ang book. Buksan sa 136, okay? Rainbows in English. Then, magsasagot lang tayo ng ilang katanungan later. Para hindi tayo malilate sa lessons natin. Okay, now look at the page, the picture on page 136. Okay, what can you observe on the picture? Diyan sa book nyo. Meron diyang batang natutulog. Tapos, ano itsura nung paligid niya, children? Makalat, magulo, okay. Sige, pakinggan natin ang kanyang kwento, okay. Damien and his toys. So, tingin lang kayo sa book habang nakikinig sa akin, ha. One late afternoon, Damien took a nap in his bedroom. So, natulog siya. He was tired of playing the whole day. He left his toys on the floor. They were all around the room. Suddenly, his toys moved. Gumalaw ang mga laruan. The three toys truck began to honk. His favorite cars screeched. His top rolled. His kite started to fly around. Okay? Brrm! Brrm! We are so dirty! Shouted the small truck. I have lost my front wheels, said the big truck. Ayun o, so nandiyan sa picture. Yung malaking truck na blue, yung isang wheel niya natanggal na, no? My doors can't be locked anymore, complained the yellow car. Okay, so yung door naman ang problema niya. I can't spin anymore, my leg is gone, cried the top. Asan yung top dyan sa buko? Nakikita nyo ba yung turumpo? Wala na daw yung paa niya, hindi na siya makaikot. Okay? I can't fly well. My tail is cut off. My body is torn, said the kite. So yung kite naman, sira-sira na rin yung kite. Why is Damien so careless today? He doesn't care for us anymore, they said. Why don't we leave him? Asked the top. Let's go, commanded the big truck. No, please don't leave me, begged Damien. I care for you. I'm sorry for being so careless. I promise to put you back in shape. Okay. We don't believe you. Let's go, friends, said the kite angrily. So galit na galit yung mga toys. Gusto nilang umalis. No, don't leave me. I beg of you, cried Damien. So nagmamakaawa na si Damien na wag silang umalis. Okay. Damien turned to run after his top, but he fell from his bed. He fell on his scattered toys. Then he woke up. He realized that he was just dreaming. Damien was silent for a while. Then he carefully took his toys one by one. The next morning, Damien began to fix his toys. Okay, so that's the story of Damien and his toys. Now let's try to answer the following. Number one, who had a bad dream? Sino yung nagkaroon ng masamang panaginip? Yes, it is Damien who had a bad dream. Okay, number two, what did he dream of? Ano yung nasa panaginip niya? Okay, in his dreams, nag-uusap-usap yung mga toys. So, anong pinag-uusapan nila? Okay, nagagalit sila kasi sira-sira na sila, no? Hindi na sila magamit ng maayos. Yung truck, wala na yung gulong. Isa, hindi na mabukas yung window. Yung isa, yung turumpo, wala na yung nail niya, yung paa niya. Tapos yung kite, punit, tas wala rin yung buntot niya. So, galit na galit silang lahat. Okay? At ano yung, tas nagpaplano sila na umalis. Okay? Number three. Where were his toys scattered? Saan nakakalat yung kanyang mga toys? On the floor, children. Tama. Very good kayo. Nakikinig kayo mabuti. Number four.
Why did his toys want to leave him? Bakit gusto siyang iwan ng mga toys niya? Kasi, okay, very good. Pinababayaan lang sila ni Damien. Hindi sila iniingatan, no? Pinababayaan lang silang magkasira-sira. Okay? So, number 5, what did he promise? Sige, ano yung promise ni Damien sa kanila? Ano yun? Okay, so ang promise niya ay iingatan sila. Magiging maingat na siya sa paglalaro. Hindi na niya sira-sirain yung mga toys. At ano pa? Dahil sira na yung mga toys niya, ano yung isa niyang promise? Aayusin niya isa-isa yung kanyang mga sirang laruan. So, aayusin niya ulit silang lahat. Okay? And lastly, how should you take care of your toys? Paano dapat natin inaalagaan yung mga toys? Sino si kayo ba? Marami kayong toys sa bahay? Pag naglalaro kayo, paano kaya pagkatapos niyo maglaro, anong ginagawa niyo, children? Dapat okay, dapat nililigpit ang toys. Bakit kailangan iligpit ang toys, children? Para okay, para hindi masira. Okay? Para hindi pakalat-kalat. Kasi magpakalat-kalat ang toys, pwedeng maapakan. Tapos baka masaktan pa yung makakaapak. Pwede ring masira kasi pag naapakan masisira. Pwedeng maitapon pag napansin na nakakalat, baka maitapon ni Mami yan, hindi niya sinasadya. Tapos magagalit kayo pag naitapon yung toys, tama? So dapat ang toys pagkatapos laruin, binabalik sa tamang lalagyan. Okay? Dapat meron kayong lalagyan ng mga toys niyo, hindi yung pakalat-kalat lang sa bahay. Okay? Para hindi magagalit si Mami. Okay? Saka para hindi magtatampo yung mga toys niyo. Okay? So, ganun dapat. Tapos, syempre, dapat nililinisan din natin sila. Syempre, dumudumi ang mga yan. So, dapat nililinisan din. Chine-check nyo dapat kung may sira na yung toy. Okay? Para ayusin, i-fix nyo dapat yung sira ng toy. Okay? So, I hope hindi tayo magiging kagaya ni Damien na pinababayaan ang kanyang mga toys. Okay? Sige. So, after that, yan ang ating language lesson for today. Punta tayo sa ating grammar lesson. So, gusto ko buksan nyo ang inyong mga books sa page 71 ng inyong RE. 71. Kasi sa page 71, nandun ang ating bagong lesson. Actually, 70. 70 muna pala. For this week, our lesson will center about the possessive form of nouns. Okay? So, regarding the possessive form, pag sinabing possessive form, children, possessive form of nouns show ownership. Pinapakita nito kung sino ang may-ari ng isang bagay. Okay? Kaya tinawag na possessive. Okay? From the word possess. Okay? Possessive form. Ngayon, paano ba ginagawa si possessive form? Karaniwan, in general, ginagawa si possessive form of nouns sa pamamagitan ng pagdadagdag ng apostrophe S. Apostrophe, itong maliit na guhit sa taas at si S. Okay? Apostrophe, tas S. Paano siya ginagawa? Sige, mag-practice tayo. Punta tayo sa page 71. Sige. Sagutan natin ito. Yung example dyan, Miss Tan, si Miss Tan yung may-ari. Okay? So, blank bag is new. Blank bag is new. So, ang ginagawa dapat ay kokopyahin nyo yung pangalan ng may-ari. Tapos, dadagdagan nga natin ng apostrophe S. Okay? So, dito sa example natin, ang may-ari si Miss Tan, naging Miss Tan's bag is new. So, kinopy ko yung Miss Tan, tapos nilagyan ko nung apostrophe sa kanang S. Okay? So, ganyan lang yung gagawin natin dyan. Okay? Sa page 71. Sige, subukan natin yung pangalawa. Okay, ang may-ari ay si Jane. Ay, number 2 pala to. Naku, maliktad ako. Okay, check ko lang ha, children. Aha, aha. Hindi ko napansin ha. Okay, nagkabaliktad yung 2 at 3 ni teacher. I'm sorry. Okay, so this is number 1. This is number 2. Okay, anyway, so nakita nyo na yung gagawin. So, the owner in number 1 is the cook. Sabi dyan, look at the blank hat. Sino may-ari? Yung cook. So, kokopyahin, lalagyan ng apostrophe S. So, naging cook's hat.
Okay, sige, I'll give you time para magsulat. Bilisan ng kaunti ang pagsulat, of course. Sige, number two tayo. In number two, the owner is Jane. Jane, blank books are heavy. So, anong gagawin natin sa Jane? Kokopyahin, nalagyan ng apostrophe S. So, parang ganyan. Okay, so kinopya si Jane, nilagyan ng apostrophe at ng S. Marino po. Sige, kopya. And number three, man. The owner is the man. The blank car can go fast. So, man ang may-ari. Okay, so lagyan na, kakopyahin at lalagyan ng apostrophe S. Very good. Ganyan ba ang sinulat nyo? Sige po. Very good. So, practice lang yan, ha? Sige, mag-practice pa tayo. Tuloy tayo. Let's go to page 72. Sa kabila naman. So, dito rin, lalagyan din natin ng apostrophe yung mga nasa loob ng parenthesis, yung nakakulong. So, for number one, si Colin. Okay? So, pwede nyo nasagutan. Blank mother is a nurse. So, Colin, ang may-ari, si Colin. So, ano gagawin kay Colin? Kokopyahin, lagyan ng apostrophe S. Eh, so, naging Colin's mother is a nurse. So, malinaw po. Sige, tuloy tayo. Next, number two. Pam. Sige, pwede nasagutan. Anna Marie is Pam, is blank kid sister. Pam. So, kukopyahin si Pam, lalagyan ng apostrophe S. Pam's kid sister. Okay, very good, children. Number three, pwede nyo namang i-pause yung video muna para matapos kayo magsulat. Bob. So, ano ang possessive form ni Bob? Blank Uncle Mike is a sailor. Bob, kopyahin, lagyan ng apostrophe S. Bob's Uncle Mike is a sailor. Okay. Number four, Miss Lim. The old lady is blank mother. So, Miss Lim. So, ano ang possessive form ni Miss Lim? Kopyahin si Miss Lim, lagyan ng apostrophe S. The old lady is Miss Lim's mother. Okay? Or you can do the activity naman later. Okay? Pero dinidiscuss ko na siya dito sa video. Number five, friend. My blank grandparents have a big farm. Friend. Copy, lagyan ng apostrophe S. Okay? Malinaw po. Okay, let's continue. Meron pa tayong susunod na exercise. Page 73. Para ma-master natin yung paglalagay ng apostrophe. Page 73 naman tayo, letter B. Okay, cat naman. The blank fur is soft and warm. Cat. So, nandiyan na yung example. Binigay na. So, sa number 2 na tayo. Elephant. The blank ear, trunk, and legs are very big. Elephant, magiging elephants. Very good, children. So, you copy, then lagyan ng apostrophe S. Sige, number three is lion. The children were afraid of the blank roar. Lion, magiging lions, apostrophe S. Copy, then apostrophe S, lions. Okay. Number four, giraffe. The blank neck and legs are long and thin. Giraffe magiging giraffes. Okay, so apostrophe S. Okay, so madali lang naman siya. Tuloy natin. Number 5. Sa kabila, 74. Did you hear the blank chatter? Monkey. Magiging ano? Monkey's chatter. Okay. Number 6. Parang mali ako. Mali yun nasa picture. Ala. Wait lang, children, ha?
Naku, 11, 12. Anyway, tuloy nyo lang muna hanggang number 12. So, I'll give you time. So, medyo may changes pala dun sa book. I'll just give you time para ituloy yung number 6 hanggang number 12. Okay? So, you can continue that later. Now, let's jump to page 87 muna. Punta tayo sa 87, children. That's 87, letter A. So, laktawan muna natin niya. Pero pwede niyo siya ituloy mamaya. Okay? So, total na simulan naman natin yung 1 to 5. Magagawa niyo na yung 6, 7, 8 na hanggang number 12. Okay? So, let's do this one. Sa page 87 naman. So, ganun din. Pagdudugtungin natin yung dalawang salita. Like example, sa number 1, Paolo and sister. Then, lalagyan lang natin ng apostrophe yung may-ari. Sino ang may-ari dyan? Si Paolo o yung sister? Si Paolo. So, that will be Paolo's sister. Okay? So, for number 2, uncle and house. So, magiging uncle's house. Very good, children. Number 3, teacher and desk. So, the answer here is teacher's desk. Number 4, Rosalie and picture. Magiging Rosalie's picture. And number 5, Aunt Mila and garden. The possessive form is Aunt Mila's garden. Okay? So, I hope malinaw sa inyo yung paano maglagay ng apostrophe S. Now, sa GE natin, actually, may iba't iba siyang rules kung paano, kung saan gagamitin si possessive form. Okay? So, isa-isayin lang natin ito. Rule number 1, add apostrophe S sa singular noun. Singular, ibig sabihin, isa lang. For example, the boy's bike. Boy is isa lang. So, apostrophe S, the boy's bike. The chef's apron. The baby's rattle. The driver's towel. So, puro singular yan, nilagyan lang ng apostrophe S. Okay? Next, add S to proper nouns. So, sa mga totoong pangalan. Ian's toy collection. Cherry's guitar. Miriam's glasses. So, apostrophe S kasi totoong pangalan. Basta pangalan, okay? Apostrophe S. Number 3. Ito, medyo iba tong number 3. Add apostrophe only to plural nouns ending in S. Kapag plural noun siya, tas nagtatapos siya sa S, apostrophe lang. Paano yan, teacher? Halimbawa, the gardener's tool. Yung gardeners ay plural kasi may S siya sa dulo. So, dahil may S na siya sa dulo, S, apostrophe na lang ang ilalagay ko. Naintindihan po? The teacher's pens. Teachers, plural, so apostrophe na lang. The dog's tails. So, dogs, plural, so apostrophe na lang. Okay? Don't worry, children. Kasi si rule number 3 lang naman ang gumagamit ng apostrophe only. Yung ibang rule, puro apostrophe S na lang yan. So, hindi na kayo dapat malito. Ang babantayan nyo lang kapag plural na siya. Okay? So, pag plural na siya, dun lang kayo maglalagay ng apostrophe only. Okay? Naintindihan po? So, wag malilito, children, ha? Sige, next. Next natin. Number 4, add apostrophe S to irregular noun. Okay, so irregular noun, apostrophe S pa rin. Women's shoes, children's bag. So, almost same pa rin, apostrophe S pa rin. Number 5, apostrophe S to places, universities and churches. Larry's Place, St. Anthony's Shrine, St. Mary's University of Nursing. So, naintindihan po? Next, the use of a phrase. Ito medyo, ito sa tatlo lang yung talagang pinaka-rule natin. Apostrophe S, apostrophe only, saka off phrase. Pag off phrase naman, ginagamit ito sa non-living things, yung mga bagay. Kapag bahagi siya ng isang bagay. Halimbawa, the cover of the book. Children, yung book, hindi siya pwedeng lagyan ng apostrophe S kasi non-living thing siya. So, pag nakita nyo yan, as is yan, hindi nyo siya papalitan. The cover of the book pa rin siya.
Okay, naintindihan po. Hindi pwede maging books, the book's cover. Hindi pwede yon, okay? Kasi non-living thing yan. Next, the box of the crayons. So, off na naman ang ginamit. Kasi yung crayons ay non-living thing. Then, the tire of the car. So, the same, non-living things. So, marinaw po. So, ang pinaka-general rule natin ay apostrophe S. Karamihan naman, apostrophe S. Ang susunod lang na babantayan nyo is apostrophe only. Kapag plural na may S. Plural na may S. Okay? Next is off phrase kapag non-living things. Okay, mga bagay. So, let's do an activity sa inyong GE, page 76. Okay? Page 76 tayo. Now, so ito lang yung pinaka-activity ninyong gagawin offline. Okay? So, dito, aayusin natin, okay, yung phrases by number. Gagawin natin siyang possessive form. Ngayon, paano siya ginagawa? So, bibigyan ko kayo ng example, ha? Basahin natin, children. Ready, go. The car of the driver. O, ang unang technique na ipapagawa ko sa inyo lagi, una, guhitan nyo ang owner o ang may-ari. So, dito sa pinapakita ko sa inyo, ang may-ari dyan, the car of the driver, ang may-ari ay the driver. Okay? The driver. Next, ang susunod na guguhitan nyo ay yung gamit. O, ano ang gamit ng driver? Ang gamit ay car. Okay, so the driver, saka yung car. Ngayon, meron tayong sumobrang salita, yung the, saka yung of. Ano gagawin natin dyan? E, ikisa natin silang parehas. Ngayon, paano natin naayusin tong car, saka the driver? Ang unang isasulat nyo ay yung may-ari. Ulitin ko ha, ang unang isasulat ay yung may-ari. So, isulat ang may-ari, the driver. Ngayon, anong ilalagay natin sa driver, children? Apostrophe, apostrophe S. Ang tama ay apostrophe S. Kasi isa lang naman siya. Singular noun siya, the driver. So, magiging the drivers. Oh, susunod yung gamit. Anong gamit? Car. Tama. So, naintindihan, children? Okay, let's do another one. So, you may copy this one. Copyin nyo sa papel. Kung may extra kayong paper dyan. The bag of Mr. Cruz. So, anong rule natin? Guhitan ang may-ari. Sino ang may-ari? Mr. Cruz. Ano ang gamit ni Mr. Cruz? The bag. Tapos, ikisan yung the, ikisan yung of. Ayusin natin sa guhit. So, sino ang mauuna? Bag or Mr. Cruz? Mr. Cruz. Anong idadagdag natin sa Mr. Cruz? Apostrophe S kasi totoong pangalan niyan. So, Mr. Cruz is, anong object niya? Bag. Marinaw po, children? Sige, let's do another one. The book of the kids. Ang may-ari? The kids. Ano ang gamit? Book. Alisin ang da. Gunang da, alisin ang of. Now, ibaba ang may-ari, the kids. Oh, children, careful. Anong gagamitin natin sa the kids? Apostrophe or apostrophe S? The answer is, apostrophe lang kasi meron na siyang S kasi plural noun siya. So, apostrophe lang tayo, ha? So, the kids, anong object? Book. Okay? The wheels of the car. Meron bang may-ari dyan? The car? May-ari ba yung the car? Pwede ba yun? Ano ba yung car? Is it a living thing or non-living thing? It's a non-living thing. So, hindi siya pwedeng lagyan ng apostrophe or apostrophe S. At meron siyang off sa gitna. So, anong rule natin pag non-living things? Off phrase. So, dapat ganun pa din. The wheels of the car. Malinaw po? Sige. So, let's do GE page 76. So, pwede nyo naman balikan itong video anytime. Okay? So, nakakaintindihan po. So, that would be all. Grade 2. Goodbye.